Isang magandang araw po sa lahat ng naririto ngayon. Sa ating mga kapatid na Muslim, assalamu alaikum. Ang kapayapaan nawa ay mapasa ating lahat. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makapagbahagi ng kaalaman tungkol sa copyright. Ang mga kaalaman ko po ay nagmula rin lamang sa ibang tao at sa mga ibang mga websites. At ito po ay naririto ngayon. Kung gusto po natin na mas malalim na kaalaman tungkol sa copyright at intellectual property, maaari nyo pong bisitain ang mga websites na ito. Ang panghuling tatlong websites po ay ang IFRO, na siyang mother organization po namin na nakabase sa Belgium. Ang dalawa naman po ay ang Norcode at ang Copinor, dalawang Norwegian organizations na sumusuporta at tumutulong sa aming samahan na Pilipinas Copyright Licensing Society. Sa araw-araw nating buhay ay nakikita natin na iba't ibang anyo ng copyright tulad ng mga nobela, software, pelikula, websites, at musika. Ang mga pelikula, musika, at librong ito ay malaki ang impluensya sa ating mga buhay bilang mga mamamayan at mga mag-aaral. Maliban sa pagbibigay sa atin ng mga bagong pananaw sa buhay, hindi lang sa ating bansa at saka ibang bansa, pati na rin sa alternate universes o yung mga fantasy worlds, nakakatulong din ito sa pagpapalaganap ng sarili nating kaalaman. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng World Intellectual Property Organization, malaki ang kontribusyon ng copyright-based industry sa ating ekonomiya. Ito ay tinataya nilang nasa 4.82% ng ating GDP. Sa pera, ito ay nailalagay sa 144 billion pesos o nasa 300,000 na nagkaroon ng trabaho dahil dito. Marami mga Pilipino ang nagbabasa. Ito ay taliwas sa sinasabi ng marami, mga journalist, iba naman ay mga guro, na hindi nagbabasa yung kanilang mga estudyante. Pwedeng hindi nagbabasa yung estudyante ng textbook na nire-require ng teacher, pero nagbabasa sila ng mga librong hindi naman inire-require. Ayon sa mga datos mula sa mga kaibigan namin na booksellers, ang pumapasok sa ating bansa ay nasa 30 million books kada taon. Mahigit 50 million ng mga libro ay ini-import. Kung ganito karami ang mga librong pumapasok sa bansa at ibinibenta, syempre merong bumibili. Ano ang mga halimbawa ng mga local authors o mga akda na ginawa ng mga Pilipino na binabasa ng kapwa Pilipino? Ito sila.